A blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Bay. And now, let's welcome Pastor Robin Louis Russet. God is good. God is good all the time. Praise the Lord. God is good. Amen all the time. God is good all the time. God is good all the time. Lord, God is good all the time and all the time. God is good. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting. Monday to Friday, 7 hanggang 8. Ako si Pastor Ruban ng Jesus Bounty Church. Mapagpalang gabi sa ating lahat. Thank you, Lord. Ayan, salamat sa Panginoon for joining us tonight. Si Brother Richmond Cuenca, Brother Reggie, and his pat. Shout out sa inyo, lahat ng kasama niyo. And then kay Kuya Yuma, Brother Hugh, and Sister Maricel. Good evening kay Sister Ruth and Lola. Good evening din sa ating mga kapatid dyan. Kay Mami Beng at Sister Novi. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Siyempre, ating reminder para sa ating digital evangelism. Share and like this video. At share natin sa mga mahal natin sa buhay. Write posts, comment. Thank you, Lord. Share na. Good evening din po sa inyo dyan, Daddy Frank and Mami Lina. Praise the Lord sa mga kasama nyo dyan, Sister Tina Calomarde, Sister Les, and Nanay Salve. Mapagpalang gabi din. Ayan, praise the Lord. Siyempre, tuloy-tuloy sa gawain ng Panginoon. Hingi natin ang guidance ng Lord sa gabing ito. Samahan nyo po ako. Hingi tayo sa Panginoon ng pagpapala sa panalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Aming Diyos Ama na nasa langit, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. At sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, kami po ay nagpupuri at niluluwalhati yung pangalan sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Maging sa mga pagpapala, pag-iingat, proteksyon na aming natatanggap at sa mga darating pa, Lord, thank you. Maraming salamat din, Lord, sa pagkakataong ito. Malaya kaming maipahayag ang mabuting balita. Kasabay nito kami ay magkakaroon din ng pagkakataon na makarinig sa iyo. Kaya Panginoon, dalayan ko ang aming mga puso ay maging bukas sa pagtanggap ng iyong salita. Ito'y magsilbing binhi na itinatanim sa aming mga puso. Ito'y tutubo, lalago at magkakabunga. Makikita ang mga pagbabago sa aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat din po sa mga kapatid namin na patuloy na nagbabahagi ng iyong salita, sa mga lingkod mo na naglilingkod sa iyo, sa mga first time, sa mga nanonood ng replay, pagpalain niyo po ang iyong mga anak. At itinatalaga namin ang araw, ang oras na ito sa iyo, kaya Panginoon, ang nais namin ay maranasan ka. Ma-experience namin ang kapayapaan, magkaroon kami ng kagalakan, at Lord, ikaw ang magbibigay sa lahat ng aming pangangailangan. Magpapalakas ka sa mga nanghihina at ikaw rin ang magpapagaling sa aming mga karamdaman. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Naway ang salita mo ay maging liwanag, gabay sa aming buhay upang kami ay mabuhay ng kalugod-lugod sa iyong harapan. Sa mga awiting ito, Panginoon, panghahawakan namin ang iyong pangako na ikaw ay mananahan sa aming pagpupuri. At Lord, kung narito ka, maranas niyo po sa amin ang iyong habag, ang iyong grasya at mga pagpapala. Muli, Panginoon, iniimbitahan ka namin sa gawain ito. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord, and salamat sa Diyos sa mga kapatid natin. Joining us tonight, kung ikaw ay first time na makakapanood, welcome ka dito sa OPM Online Prayer Meeting. Monday to Friday tayo, kasi Pastor Roba ng Jesus Coffee Church. Type mo, new blessing. Kung first time. Ayan, binabati natin si Sister Michelle at Brother Ding Dong, Brother Francis and Sister Cheng. Good evening sa inyo. Kay Sister Josepha de Ocampo, Kuya Genesis. Praise the Lord.
Ayan, si Jericho Alvaro kasama natin, mga kapatid natin sa Middle East. Salamat sa buhay ninyo, Sister Mao, Abelino, Tita Lorna. Alright, kasama din natin si Brother Yuri and Sister Mira Santonia, Sister Egracia Omori, si Mami Belle, praise the Lord, Brother Huge, Brother Amado Guhel. Paki-comment naman yung ating awitin. Sinabi mo. Ang daming sinabi ng Panginoon. Hawakan natin ang mga sinabi ng Diyos. Hindi siya sinungaling. Gaya ng tao. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Kapag pinangako niya, tutuparin niya. Kaya awitin natin ito. Salamat sa Diyos. Binabati lang natin si Sister Neri Monson and Sister D. Johan. Good evening. Kasama natin ngayon si Brother, si Sister Jelay Hopia. Good evening kay Sister Josepha de Ocampo. Konbawa rin sa mga kapatid natin sa Japan. Ayan, Sister Annie Rico and Brother Michael Dan Miranda. Good evening sa inyo. Kay Brother Jed Aranda Pajardo. Good evening. Thank you for joining us tonight. Alright, andyan na yung ating lyrics. Sabahan nyo kami. Umawi tayo sa Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, panghahawakan ko. Kayamanan ay naglalaho, kaya't pakinggan mo ang sasabihin ko sa iyo. Iisa lang ang hindi magbabago. Lahat ay nawawala, ngunit hindi ang iyong salita. Mananatili ka, mananatili ka. Pag-asa na ang Diyos sa langit ay bumaba. Jesus, purihin ka, lumalakihin ka. Sinabi mo, mahal mo ako sa piling mong duho. Ako'y nakompleto. Sinabi mo, babalik ka. Kalingain at di maano. Lahat ay mawawala, ngunit hindi ang iyong salita. Mananatili ka, mananatili ka. Ngayon may pag-asa na, ang Diyos sa langit ay bumaba. Jesus, purihin ka, luwalhatiin ka. Sinabi mo, mahal mo ako sa piling mong ito. Ako'y nakumpleto. Sinabi mo, balikan ako paghihintay sa'yo. Sa iyong paraiso, sinabi mo, salamat ko. Lahat pinawi mo
Mananatili ka, mananatili ka. Ngayon na pag-asa na, ang Diyos sa langit ay bumaba. Jesus, purihin ka, luwalhatiin ka. Lahat ay mawawala, ngunit hindi ang iyong salita. Mananatili ka, mananatili ka. Ngayon may pag-asa na, ang Diyos sa langit ay bumaba. Jesus, purihin ka, luwalhatiin ka. Sinabi mo, mahal mo ako, sa piling mo'y buo. Ako'y nakumpleto. Lord, salamat sa mga pangako ng Panginoon. Salamat sa Diyos na tapat. Ayan, thank you for joining us sa ating awitin. Sinabi mo, mapapakinggan mo yan sa ating YouTube channel sa Jesus County Cavite. At syempre, dito rin sa ating Facebook page. Kaya subscribe, mag-follow, mag-like sa ating mga social media platform. Salamat sa Panginoon para lagi tayo updated sa lahat ng gawain dito sa church. Praise the Lord! Ayan, kung kakapasok nyo lang at first time nyo, pakicomment naman dyan, new blessing, welcome po dito sa ating online prayer meeting. Maya-maya na yung Word of God, binabati lang natin si Sister Sam Malingi. Thank you Lord, joining us tonight, Daddy Steve Reynolds and Mami Ading. Good evening po. Sister Raquel Ramirez, praise the Lord, kay Kuya KR Montoya, Brother Janlo, Sister Chari Escobar. Praise the Lord din sa buhay niyo, Sister Cheryl and Brother Randy Resurrection. Kay Manalo MJ at si Roderick Manalo Jr., good evening. Thank you for joining us. Kay Sister Celine Rovillos, kay Sister Diane Santos, thank you Lord. Ayan, sino pang nandyan, binabati natin. And binati na ng ating Jesus Coffee page, si Sister Janine Bareng. Mapagpalang gabi rin kay Irene Timbal Tabernero. Good evening din kay Sister Mea and Brother Herman. Lorelei, good evening sa inyo. Abby, Aubrey, Adeline Cheng, sa inyong family. Salamat sa Panginoon. Sister Josefa de Ocampo. Ayan, coffee break muna tayo. Praise God. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Thank you Lord para sa ating Comfy Break Bible Quiz B ang tanong. Para ngayong araw, ano ba yung ginawa ng Panginoon sa unang araw? What did God create on the first day? Ayan, salamat sa Diyos. And babalik tayo doon sa the book of seed or yung book of Genesis na kung saan doon nagsimula ang lahat. Siyempre, di ba nakakita nyo kung paano ang mundo ay walang hugis, kadiliman ang bumabalot. Sinabi ng ating Panginoon, let there be light.
and there was light. And paano niya ito nilikha? Simple lang sa kanyang pagsasalita. Alam niyo, pinapakita dito na makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Powerful enough to create light na wala namang pinagbulan, kundi ang Diyos lamang. Kaya alam niyo, para sa ating mga mananampalataya, yung Bible, it is the Word of God. It has power. It is powerful, alive, and effective yan kapag isinabuhay natin. Kaya, kung meron tayong panghahawakan na powerful sa buhay natin, Word of God yon. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Ayan, salamat sa Diyos. At syempre, congratulations sa ating mga weekly winners dito sa Comfy Break. Thank you, Lord. Good evening din po kay Tito Sunny Belche sa inyong pamilya. Salamat sa Panginoon sa buhay ninyo, Tito Sunny. Ganun din. Karoy kanino kay Sister Hannah Rodulfo and Sister Rosemary Pajo, Melody and Joy Pajo, kay Sir Paul Barcena. God bless you po, Sir Paul. Hey, Brother Irvin din. Good evening. Irvin Arenas, mga kapatid natin sa China. Sister Ria Quaresma, praise the Lord sa buhay ninyo. Thank you, Lord, kay Izay Superable. Ayan, praise the Lord. Patuloy tayo manalangin. Praise God din sa ating mga kapatiran sa ibang lugar, sa ibang bansa, sa China, sa ating mga kapatid dyan, sa Middle East, sa Greece, kay Pastor Paul and Pastora Josephine, Sister Charito Mapalo, mapagpalang ganoon din sa ating J Coffee Chicago, Brother Ronel, Sister Kay. Praise the Lord. Okay, buksan natin ang ating mga Bible sa 1 Samuel chapter 25 verse 1 hanggang 3. 1 Samuel 25, 1 to 3 sa Old Testament po yan. And as you open your Bible, sa Sunday na, ilang araw na lang, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, apat na araw na lang, magkikita-kita na naman tayo sa ating physical gathering. Salamat sa Panginoon at ang Diyos ang patuloy na magpapala sa mga sumasamba sa Kanya. No? Salamat sa Panginoon, mag-register na tayo alas 9:30 ng umaga. Agahan natin para maaga at dumating ang mga pagpapala ng ating Panginoon. Thank you, Lord. 1 Samuel 25, verse 1 hanggang 3, basahin natin ang salita ng Diyos. Sabi dito sa verse 1, namatay si Samuel at ang buong sambayan ng Israel ay nagtipon upang magluksa. Inilibing nila ang kanyang bangkay sa kanyang tahanan sa Rama. Si David naman ay lumipat sa ilang ng Paran. Sa Maon ay may isang taong mayaman, malaki ang kanyang kawan sa Carmel. Meron siyang 3,000 tupa at 1,000 kambing. Nabal ang kanyang pangalan at buhat sa angkan ni Caleb. Ang asawa niya ay si Abigail. Ang babaeng ito'y maganda at matalino. Ngunit si Nabal ay masungit at magaspang ang pag-uugali. Aming amang Diyos, nasa langit, salamat po sa gabing ito. Samahan niyo po kami. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, bigyan kami ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Hindi lang kami manonood, makikinig, isa sa buhay namin ang lahat ng aming tatanggaping salita. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw nga po ang magturo sa amin. Mangaral ka at mangusap. Makikinig kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, salamat sa Diyos. Muli, binabati natin ang ating mga kapatid. Welcome po dito sa ating OPM Online Prayer Meeting Mondays to Fridays, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Ayan, ako si Pastor Ruben ng Jesus Comfy Church. Nandito tayo sa ating pinag-aaralang series, Extraordinary. Yung pagkilos ng Diyos, pambihira sa mga taong pangkaraniwan na tulad natin. At alam nyo, sa Bible, pumipili talaga ang Diyos sa mga pangkaraniwang tao para hiyain ang mga magagaling at makita natin na Diyos ang gumagawa nito sa ating mga buhay. Pag-uusapan natin mamaya ay si Abigail, ang extraordinary na nagkaroon ng pag-rescue and restoration sa kanilang buhay, no? Sa kanyang asawa na si Nabal. Pero bago tayo doon pumunta, naranasan niyo na ba na matrouble
or mapa-away. Okay? O kaya ang trouble or away, eh, sinugod ka na sa bahay mo, sinugod ka ng ka-opisina mo. Diba? How do you respond kapag anyan may trouble, 'di ba? O maaring ikaw yung nanunugod, 'di ba? Mahilig ba kayo sa trouble? O baka dahil hindi ka naman mahilig doon dahil lang sa mga kasama mo. Eh laging nato trouble, eh usong-uso 'yan, 'di ba? High school. Ayun yung mga gang, sinasalihan. Thank you Lord sa mga kapatira natin na nailigtas, 'di ba? Sa mga ganyang grupo na laging hinahanap ay gulo. Thank you, Lord. And nung wala pa tayo kay Lord, ayan, napa-trouble din kami. And I would like to share the story dun sa trouble na kinasangkutan namin. And siguro yung iba sa atin, syempre wala pa tayo kay Lord. Umaattend tayo ng mga ano inuman concert. Ayan, Oktoberfest. Alam na natin yan eh, di ba? Tapos talunan, sayawan. E pagkatapos, parang may grupo na nag-init dun sa grupo namin. So, hindi namin alam, pag-uwi namin, nako, mga teenager, tara, ano lang tayo, lakad lang tayo. Medyo malapit lang naman sa atin. Malayo din, pero kaya naman, bearable yung paglalakad. Kaso, nung pagkatapos nung concert, nagtatakbuhan na yung mga kasama natin kasi biglang may lumipad na bato. Yung pala, binato na kami. Ang daming mga bato, isang grupo, takbuhan kaming lahat. Siyempre, di ka naman superhero para salagin mo lahat yun. Eh, di ba? Takbo rin kami. Ang problema doon, may mga tinamaang sasakyan. Kaya, pagkatakbo namin ng malayo, kala namin tapos na, isang grupo kami. Biglang may tumunog na, mobile, dumating na yung mga polis. Kami pa yung napagbintangan at dinala kami sa police station. Nagbayad kami dun sa nabato na sasakyan and hindi magandang experience. At tapos, pagkatapos nung nagkaroon ka na rin ng takot na bumalik dun sa lugar na yun, baka may kaaway ka dun. You see, hindi talaga maganda na napapaaway tayo. And a lot of times, kaya tayo napapaaway, eh, may kasama rin tayo na pagkakamali. May kaguluhan na, sa kaguluhan na yun, meron tayong bahagi. No? And it's not a wonderful experience, but it is a learning experience para sa akin. Kaya pagkatapos nun, hindi na ako umatind uli. Hindi na ako nanonood ng ganun. Kasi pagkatapos niya, pag mga lasing yung mga tao, naggugulo eh. Diba? So kailangan mo talaga ng savior na magliligtas sa'yo para maiwas ka doon. At thank you Lord dahil hindi naman kami tinamaan ng mga malalaking bato. Okay. And speaking of this experience, meron po kasing trouble na kinasangkutan yung asawa ni Abigail na si Nabal. Alright, so mayaman si Nabal eh. Meron siyang mga ari-arian, tupa, yung kambing, so agriculture, livestock, yung mga kayamanan nila, eh talagang dun sa mga alaga nilang mga hayop. Ngayon, sa lugar nila, maraming mga rebelde doon, para bang mga pirata sa lupa na pwedeng atakihin yung mga tauhan niyang nagpapastol. Pero nagkataon po na si David ay nandoon at yung kanyang mga warriors. Kaya ang ginawa nila, iningatan nila yung mga pastol, yung mga tupa ni Nabal, yung kanyang mga ari-arian, nang walang hinihinging kapalit. Ayun, so, gusto lang, kabaitan lang, sige, supportahan natin yan, bigyan natin sila ng proteksyon. Kaso dumating yung harvest time. Ayun na, magugupit na ng malahibo ng tupa, harvest time yung para sa kanila. Eh, no? So, eto ngayon si David ay nagsugo ng mga messenger para sabihin kay Nabal, o Nabal, dahil naman kami ay nag-protect sa'yo, hindi namin binawasan yung mga tupa, iningatan namin yung mga pastol mo. Ang sabi niya, eto, baka meron ka namang maibibigay sa amin. Mag-contribute ka naman dun sa magandang ginawa namin sa'yo. So, ang ginawa ng mga tauhan ni David, pumunta nga siya doon at sinabi yung ganung mensahe ni David. Alam nyo ang sagot ni Nabal, eto na. Sabi niya sa verse 10, si Nabal yung nakaharap nila. Sabi ni Nabal, sino ba yan si David na yan? Sino ba yung anak ni Jesse? Talagang maraming aliping ngayon lumalayas sa kanilang amo. Ang tinapay at inumin pagkain para sa mga manggugupit ay
Hindi ko bibigay sa mga taong hindi ko alam kung saan lupalop ng galing. So, instead na i-return niya yung favor doon sa ginawang kabutihan ni David, etong si Nabal, aba, nilait-lait pa. Etong si David, mighty warrior yan eh. Maraming mga ano yan, kakampi na kawal na nag-ingat kay Nabal, samantalang eto, pwede niya namang magbigay bilang, alam mo yun, favor, o sige, dahil iningatan mo kami, protection, pinoteksyonan mo kami, pero hindi. Magaspa nga yung kanyang ugali. Kaya ganun yung kanyang sinabi. At ito na yung trouble. Nung narinig ni David, alam niyo sabi, sige, ganyan ba gusto niya? Ihanda niyo ang mga tabak ninyo. Nagalit si David eh. Humanda naman ang 400 na kanyang mga tauhan, 400 soldiers, at sumama sa kanya. Naiwan ang 200 upang magbantay sa kanilang mga daladalahan. So pasugod na ngayon si David. Ito na. Ang naging problema ngayon, mga kapatid, in danger ang buhay ni Nabal, pati lahat ng kanyang male servants. Uubusin sila ngayon. Ito yung trouble na kanyang kinakaharap. So dahil dun sa kanyang magaspang, marahas na pananalita, nagkaroon ng trouble. And in life, totoo yan eh. Paano, anong gagawin natin kapag nakaka-experience tayo ng trouble? Ano yung extraordinary dito? Kailangan natin ng someone na magliligtas sa atin. Kailangan natin ng someone na mapapagitna sa atin para tayo ay hindi masaktan. At speaking of Savior, kumaga parang iisipin mo, sino kaya pwedeng magligtas kay Nabal? Siyempre, si David, mighty warrior. Ang daming tinalo nito. So someone who is greater than David, someone who is powerful, influential, someone who is so strong na sabi niya, David, huwag mo lusubin yan, kakampi ko yan. Pero you will be amazed because this is extraordinary. It is an extraordinary kasi ang ginamit na mediator, hindi yung malakas, hindi yung ma-influensya. Ang ginamit yung asawa ni Nabal, si Abigail. So binalita kasi ng mga servants niya, naku ma'am, si Sir Ho, ang samahon nung sinabi niya, dun sa mga tauhan ni David, si David po, ang bait sa amin nun. Eto na ngayon si Abigail. Eto na. Sabi ni Abigail, ano bang nangyari? Bakit sa akin niya sinasabi? Sabi niya sa verse 17, kasi po, ma'am, itong si Sir, hindi namin masabi sa kanya kasi matigas ang kanyang ulo at tiyak na hindi niya kami papakinggan. So, hindi alam ni Nabal na in danger na yung kanyang buhay. It is a life and death situation kasama yung kanyang mga male servants. At ito na nga si Abigail to the rescue. At makikita natin yung extraordinary because Abigail was an intelligent and beautiful woman used by God to rescue Nabal and all the male servants. Ganon din kay Haring David. Kaya alam niyo ginawa ni Abigail. Kapag may mga pagtatalo, may mga trouble, may mga pag-aaway, marami tayong matututunan. Kahit tayo ordinaryong tao, pangkaraniwan lang, hindi naman tayo malakas para umawat, hindi naman tayo influential para makigit na doon, well, God can use you in an extraordinary way. Ito ginawa ni Abigail. Ayan. Siyempre, normal naman yan. Nakakaranas tayo ng mga pagtatalo sa tahanan, sa mag-asawa, sa magkapatid. Ito kailangan natin gawin. Sabi dito sa verse 18, dali-dali na naghanda si Abigail ng 200 tinapay. Pinuno niya ng alak ang dadalawang sidlan. Nagpatay ng 5 tupa, nagpakuha ng 5 takal na sinangag na trigo. So, dami niyang ginawang ano? Yung mga pagkain, yung mga tupa, yung alak, yung mga pasas, lahat ng yun, yung mga tinapay, pinakarga niya na. Sige, bigay natin to kay David. Sabi niya, sa kanyang mga tauhan, sige, mauna na kayo, susunod na ako. Pero hindi niya sinabi kay Nabal. Eto na. So, habang pababa siya, si Abigail, nakita niya na ngayon, kasalubong niya si Haring David. Si David na galit kay Nabal. Si David na gustong patayin si Nabal. Grabe. Eto na, yung maglalaban na sila. Pero dumating si Abigail, na intercept niya yung gagawin ni David. Ah, teka,
ito ang kailangang gagawin. Inunahan niya na. Well, alam niyo si David, kung titingnan natin siya, yung kanyang gagawin, sinasabi, yung kanya sinasabi, hindi niyo man lang tayo ginalang, nirespeto, samantalang protection na natin siya. May tama siya eh, pero may problema. May tama siya, pero may problema yung kanyang puso. May galit. And a lot of us, minsan may tama naman talaga tayo sa pinaglalaban natin. Pero kapag may galit tayo sa puso, hindi magiging maganda yung resulta ng magiging actions natin. Di ba? Kaya nung nakita ni Abigail si David, eto na. Ito yung mga dapat nating matutunan sa kanya. Eh, no? And how God can use us extraordinarily na mag-restore, maging peacemaker. Sa office, may nag-aaway. Ito kailangan mong gawin. Kailangan umaksyon tayo. Ayan, merong mga sa mag-asawa nag-aaway. Merong kapatiran. Merong mga tao, kaibigan mo na nagkakaroon ng trouble. Ito kailangan natin gawin. Bumaba si Abigail sa kanyang asno at nagpatira pa sa harapan ni David. So, na-experience siya. Abigail, nagigil si David. Pero ang ginawa niya, nakita yung kanyang pagpapakumbaba na hindi niya inaway si David. Alam mo, minsan hindi nare-resolve yung pagtatalo kasi lalo natin inaaway yung tao. Kumbaga, merong humility na nakita sa kanya. Imagine this, imagine Abigail. She was a beautiful and rich woman. And nakita ni David, ang ganda nito ah. And syempre, yung kanyang damit, di ba? Makikita natin, uy, wow, ang ganda ng damit. Magandang babae. Tapos lumuhod sa kanyang harapan. Kumbaga, kung titingnan mo, wow, uy, ano meron? In verse 24, ito. Ito yung susi, yung pagpapakumbaba. Yung puso na ang nais ay ma-restore yung relationship. Kasi kapag lagi tayong nagmamataas, lagi kayong maglalaban. Someone has to come down doon sa pagtatalo na yan. Someone must have the heart that is humble enough na gusto niya, sige, ayusin natin to. At ito sabi niya, ako na po ang inyong sisihin. Wow! In verse 24, tinanggap ni Abigail, she takes the blame doon sa ginawa ng kanyang asawa. Alam mo, extraordinary to. Bakit? Kasi di ba kapag nag-aaway, nagtatalo, hindi naman tumatanggap ng mali eh. Ano? Lagi siyang nagtuturo ng mali eh kasi mali ka eh. Mali itong ginawa mo. Naniningsi yung mga tao. Pero this time, this is extraordinary kasi sabi niya, ako na po ang inyong sisihin. She took the blame on herself. Grabe no? And ito yun eh. Sa bawat pagtatalo, mag-asawa, lagi natin sinisisi yung partner. Pero ang totoo, meron ka ring pagkukulang. Meron ka ring pagkakamali. She took the blame. Si Abigail. At sabi niya ito, pakinggan po muna sana ninyo ang aking sasabihin. Wow! Nag-ask pa siya ng permission magsalita. Permission to speak po, David. Di ba? Extraordinary, bakit? Kasi pag nagtatalo, naglalaban, hindi naman nagpapaalam eh. Salita lang ng salita, ang taas ng tono, sigaw lang ng sigaw. Hindi marunong makinig. Hindi ba? Ayaw mapigilan sa pagsasalita. Pero itong si Abigail, grabe, sabi niya, pakinggan po muna sana ninyo ang aking sasabihin. Commanding ba tayo sa conversation? Alam mo yon, instead of taking the command, the speaker, the microphone dun sa conversation, sabi niya, teka, pwede po ba akong magsalita? Ayun. Alam mo, ito yung mga susi. Napatapusin mo muna yung nagsasalita. Pagkatapos, sige, tapos ka na, pakinggan ko. Napakaganda, tularan natin. Sabi niya sa verse 25, huwag niyang pansinin po yung sinabal. Wala po talaga kwentang tao yun eh. Kumbaga, parang yung kanyang respond, no? Dun sa yung ginawa ni Nabal. Sabi niya, mali naman po talaga. Tamang-tama po sa kanya yung pangalan. Siya po eh, loko-loko. Sabi niya, gano'n kay David. Ayan, sabi niya, hindi ko po kasi nakita ang mga tauhan niyong pinapunta sa amin. Dinamay niya yung kanyang sarili sa kasalanan. Kumbaga,
tinanggap niya na sa pagkakamali po ng aking asawa, eh, mali din po ako kasi hindi ko po nakita. Kaya alam niyo, makikita natin dito yung pag-amin niya sa kanyang pagkukulang. And that is humility. Na sabi niya, ngayon po ay niloob ni Yahweh na huwag kayo matuloy ang paghihigante upang hindi mabahiran ng dugo ang inyong mga kamay. Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, lahat ng naghahangad ng masama laban sa inyo ay mapapahamak tulad ni Nabal. So, sinasabi dito yung isang paraan para maresolbahan yung mga pagtatalo. It is, alam mo yung suggesting kung ano ba yung hindi magandang mangyayari at yung magandang mangyayari kapag natuto tayong magpatawad. Alam mo si David kasi kapag pinatay niya si Nabal, mababalita yun. Eh siya po yung susunod na hari. Mababahira ng dugo ang kanyang kamay. Kaya nag-advise ngayon itong si Abigail. Sabi niya, huwag niyo naman pong hayaan eh, kasi kayo po yung susunod na hari. At sabi niya pa nga sa verse 27, tanggapin po ninyo yung nakayanan ng inyong lingkod. Ipamigay niyo po sa inyong mga tauhan. So yung hinihiling ni David nga, binigay din ni Abigail. Nakita mo yon? At sabi niya sa verse 28, patawarin po ninyo ang anumang pagkakamali ko. It's plainly, she admitted na naging part siya nung pagkukulang nung kanyang asawa. Straightforward, she asked David's forgiveness. Humingi siya ng tawad. Alam niyo yun, sa sitwasyon na ito, extraordinary. Kasi kapag tiningnan mo someone na papagitna, hindi yung strong and powerful, but na man, but it's a wise, intelligent, beautiful woman, si Abigail yun. Kaya alam nyo, sa buhay natin, nagkakaroon ng mga pagtatalo. Hindi naiiwasan yan. Talagang magkakaroon ng ganyang pagkakataon na kakaharap tayo sa mga trouble. Family, friends, in the church, in your community, ganun din sa inyong workplace, even in your class. Lahat yan eh, mararanasan natin. Pero itong si Abigail was a normal woman, pangkaraniwan, pero ginamit siya ng Panginoon. Bakit? May puso siya na gusto niya ma-restore, gusto niya maayos ang relationship. Alam mo, nung narinig ni David na handang-handa niya nang siyang lumusob kay Nabal, sabi ni David kay Abigail, purihin si Yahweh na nagpapunta sa iyo dito. Salamat sa kanya dahil sa kabutihan, sapagkat sa ginawa mo'y nakaiwas ako sa pagpatay ng tao at magsagawa ng sariling paghihigante. So ang maganda doon, mga kapatid, hindi na tumuloy si David. Naailigtas ni Abigail yung kanyang asawa, yung kanyang buong sambahayan sa pamamagitan ng katalinuhan at pagpapakumbaba sa harapan ni David. At ito na nga, umuwi na si Abigail. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Nabal, yung kanyang asawa. At sabi doon, lasing na lasing. Okay? Lasing na lasing. Kaya, anong ginawa ni Abigail? Ito na naman, extraordinary eh. Bakit? Eh di ba, ikaw babae ka, nakipag-ayos ka doon sa kaaway ng asawa mo. Pag uwi mo, lasing pa yung asawa mo, parang walang alam. Walang pakialam sa nangyayari. Samantalang, niligtas mo na nga yung kanyang buhay. Pinakita dito yung kanyang beauty, hindi lang panlabas, kundi makikita sa kanyang puso. Hindi niya kinausap, sabi, wala siyang sinabing anuman ng gabing iyon. Alam mo, pinapakita dito ang isang turo, aral, na yung mga taong lasing, eh hindi mo dapat ano eh, masyadong pinagkakausap. Kasi iba ang espiritu na daladala niyan. Alam mo, imagine mo si Abigail, di ba? Pag-uwi, dinakdakan niya yung kanyang asawa. Pabababa, binanata niya. Inarmalite niya ng kanyang bibig. Ikaw kasi Nabal. Ikaw kasi ginawa mo ganito. Napakahangal mo. Ang ingay-ingay mo. Ah, ano kaya magagawa ni Nabal? Di ba? Ano sabi ng Kawikaan, chapter 15, verse 1 to 2? Sabi rito, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Alam mo, maganda yung intention ni Abigail.
Maganda yung kanyang gustong mangyari. Pero maganda rin yung kanyang pagka-deliver kay David. Ganun din sa kanyang asawang si Nabal. Alam nyo, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, God can use us in an extraordinary way kung meron tayong magandang delivery dun sa ating pagsasalita. Minsan kasi, sabi dito, nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Alam mo yun, kapag nagsasalita tayo, minsan mataas yung tono, minsan sarcastic, di ba? Lahat tayo, guilty tayo dyan. Pero sabi niya, ang malumanay na sagot, nakakapawi ng galit, ng puot. Kaya kung merong mga galit, may pagtatalo, dito papasok yung self-control. The Holy Spirit will give us His fruit. Ano yun? Yung self-control. Napapigilan natin na magsalita ng hindi magagandang salita. Napigilan nating magmura. Na alam mo yun na hindi ka magbibitaw ng mga salita na alam mo, nahihiwa sa puso ng mga tao na yan. At ganun din, yung pagde-deliver natin magiging maayos. Sabi niya, ang salita ng taong marunong in verse 2 ay nagpapahiwatig ng karunungan. Kapag may karunungan yung tao, makikita mo yan, maririnig mo yan sa kanyang pagsasalita. Examine our life. Lord, meron ba akong self-control? Kamusta naman yung mga salita na ginagamit ko? In Proverbs 18:21, the Bible says that there is power in the tongue. Life and death is in the power of the tongue. Balik tayo kay Abigail. Sinabi niya kay David, hindi niya inaway si David. Hindi niya sinabi, masama ka naman David eh. Wala kang kwenta David, hindi. She speaks life to David. She speaks good things about David. Si Nabal, baliktad. Nagsalita siya ng marahas. Kaya nagkaroon ng pagkakagulo. Pero na-restore yung relationship because of Abigail. She speaks life. Sa mga ilaw ng tahanan, let us speak life to our to your husband. Sa mga lalaki, sa mga head ng family, you speak life to your wife, you speak life to your children. At syempre, hindi pabalang. Kung hindi, malumanay na sagot. Sabi niya, ang salita ng marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan. Ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. Are we living with wisdom or are we living like a fool? Makikita yan sa ating mga sinasabi. Maririnig sa iyo. Maganda yung Proverbs 15:1 and 2 sa Amplified Bible. Sabi rito, a soft and gentle and thoughtful answer turns away wrath. Gaya ni Abigail, pinag-isipan niya yung kanyang sasabihin. Pinag-isipan niya kung paano niya i-deliver yung sasabihin niya. It is soft and gentle and thoughtful. You know why? Yung matigas na puso ni David na gustong patayin si Nabal, galit kay Nabal, napawi. Dahil sa pagsasalita ni Abigail. Sabi niya, but harsh and painful and careless words stir up anger. So kapag tayo walang haba sa pagsasalita, kapag masakit ang pananalita, marahas, pabalang, eh lalong magagalit ang mga tao. Well, you see, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, we are called to be the light of the world. Magliwanag tayo. Sa atin magsisimula yung restoration sa mga relationship, sa family, sa marriage, sa friendship. Kung meron lang tayong puso na mapagkumbaba, na handang aminin na bahagi tayo sa pagkukulang. At hindi lang yun, mga kapatid, handang humingi ng tawad sa ating pagkakamali, God will extraordinarily restore our relationships. Meron bang broken relationships ngayon? Learn from Abigail. Learn from her. At kung ito isa sa buhay mo, makikita mo kung paano i-restore ng Panginoon ang ating mga relationship. You see,
si Abigail naging mediator siya between David and Nabal. Sa kahangalan ni Nabal, dapat siyang parusahan. Sa kanyang ginawang hindi maganda, dapat talaga siyang hatulan. Pero dahil kay Abigail, hindi nangyari yun. It is a picture of the Lord Jesus Christ. Tayo si Nabal. Tayo yung makasalanan. Tayo yung nagkulang sa Panginoon. Tayo yung marahas sa ating pagsasalita. Pero merong Abigail na dumating. Si Jesus Christ yun. At ang sabi niya, ako na lang ang tatanggap ng parusa na para sa mga taong makasalanan. Siya'y ipinako sa krus. Siya'y namatay at muling nabuhay para ipakita sa atin na kapag sumampalataya sa Kanya, magkakaroon ng restoration ang ating relationship sa Diyos. Kaya alam nyo, kailangan natin gawin, kapatid. Tanggapin natin si Jesus sa ating buhay. Sabi ng Romans chapter 8 verse 1, now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hindi na tayo hahatulan sa ating mga kasalanan. Tayo'y mapapawalang sala na kung tatanggapin natin si Jesus sa ating buhay. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo sa amin, reminding us of what Jesus Christ did on the cross. Totoo, Lord, kami yung makasalanan. Kami yung naging hangal sa aming pamumuhay. Naging marahas. Panginoon, lumalapit kami sa iyo ngayon at humihingi ng iyong kapatawaran. At Panginoong Jesus, salamat dahil binayaran mo na ang aming kasalanan. Ikaw ang naging daan, buhay at katotohanan para kami makarating sa langit at magkaroon ng kaligtasan. There are people watching and listening, Panginoon. Kami talaga yung nagiging reason ng trouble, reason ng pag-aaway sa tahanan. Kami talaga yung problema sa classroom, sa office, sa community. But Lord, extraordinarily move in our lives. Dahil sa iyo, Jesus, magkakaroon ng buhay at pagbabago sa aming lahat. Kaya Panginoon, ngayong gabi ang aming panalangin, patawarin niyo po kami. If you're that person tonight, yung sayo, Pastor, kailangan ko si Lord. I need Jesus in my life. I need the Lord to restore me, to heal me, and touch me, and change me. Hingi tayo ng tawad. Ito ang unang hakbang natin, mga kapatid. Galing sa puso. Sabayan mo ako sa panalangin. Nasaan ka ba ngayon? Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako sa akong makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkukulang. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ka sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Sa langit kasama ko. Panginoon, pagkaloob niyo po sa akin, ang banal na Espiritu, makita ang bunga ng Espiritu sa aking buhay. Salamat. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Diyos na buhay. Kapatid, 5 minutes tapos na tayo kung ikaw ay sumabay sa ating panalangin. Praise the Lord. Ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan. Pinatawad ka na ng Diyos. And God calls us to be peacemakers. Para mangyari yun, kailangan natin ang Holy Spirit sa ating mga buhay. At ang banal na Espiritu ang gagabay sa atin. Tuturuan niya tayo. Bibigyan tayo ng karunungan kung paano natin i-approach yung mga difficult people. How can we be mediator for them? Through Christ Jesus, our Lord. Kaya salamat sa Panginoon. Tayo ay nilinis na. Ginawa ng bago. Gusto ng Lord ang pakikipagkaso. Gusto ng Panginoon, kapayapaan sa ating mga buhay. Extraordinary, kayang gawin nyo ng Diyos sa buhay. If you will be willing to be used by God. Amen. Salamat sa Diyos. In 5 minutes, we're done. But before we end, let us pray for one another.
Panginoon, maraming salamat po muli ang aming panalangin ng iyong pagsama. And tonight, Lord, we lift up to you every relationship. Una, Lord, ang aming relationship sa iyo. Salamat po sa pagre-restore mo sa amin, Lord Jesus. Salamat natagpuan mo kami. Salamat kami bago ng nilalang. Salamat kami pinili at pinatawad na. Pinawalang sala na. At narito, Lord, gusto mo kaming gamitin. I pray for marital relationships. Sa mga mag-asawa na laging nagkakaroon ng pagtatalo sa anumang mga bagay. Panginoon, I pray for restoration of their relationships. I pray for humility for both of them. I pray that you will speak to them, Lord, that they need to humble down. And Lord, matutong makinig at ikaw ang maghari sa kanilang mga buhay. Thank you, Father. And Lord, lahat ng ito ay dahil sa iyong grasya sa aming buhay. Maraming salamat. Lord, there are people watching and listening na may mga problemang pinagdadaanan. Maring ito ay sakit, kaya ngayong oras na ito, itaas natin sa Panginoon. Yung mga kapapanganak lamang, in the name of Jesus, Lord, I pray that you will touch them, heal them, restore them, Lord God. In Jesus' name, bigyan niyo po, Lord, ng lakas, maayos na pag-iisip, kapayapaan, kagalakan, kagalingan. Holy Spirit, thank you. Speak to them, Lord, that they are loved by you. Maraming salamat. Physical sickness, Lord, cancer, lupus, may bukol na tumutubo, pabalik-balik, may cyst, may infection, may problema sa mga internal organs, sa puso, nagbabara ang mga ugat, sa pangalan ni Jesus. O Diyos, I pray for your mighty work to be seen in our lives. We receive healing for these people. Miraculously, Lord, move in our life. Maghimala ka sa aming buhay. Magpagaling ka, Panginoon, sa iyong mga latay. Sabi mo, magaling na kami. Panginoon, there are people who are challenged in their emotions and mentally and even spiritually, Lord. I pray that you will heal them in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon. And our hearts are expecting for you to move in our lives extraordinarily. Kaya Panginoon, mga pangkaraniwang tao lang kami, pero narito kami. We are willing to be used by you, to restore relationships, to be peacemakers, to experience your power in our lives. Tinataas din namin, Panginoon, ang mga kapatid namin na nangangailangan. Bayarin nila, Lord, monthly bills, pang-araw-araw na pangangailangan. In the name of Jesus, God will supply all your needs. Lord, miraculous provision para sa mga tao na nagigipit, naghihirap. Magbukas ka po ng mga pintuan, ng mga bagong trabaho, negosyo, ikaw ang mag-aangat sa aming mga buhay. Lord, we also pray for the salvation of our family. Ikaw po ang patuloy na magligtas sa aming pamilya, sa proteksyon sa araw-araw. Maraming salamat sa pagtatagumpay ng gawain ito. Salamat po sa pag-tipo mo sa aming puso, sa pagbabago mo sa aming buhay. Lahat ng ito ay tinatanggap namin sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Glory be to God. Salamat sa Diyos. Sumabay ka ba sa prayer? Answered prayer na yan, kapatid. Receive healing. Receive the joy. Receive the peace. Receive the provision of God in your life. Patuloy lang tayo mag-pray. Patuloy tayong maniwala. At syempre, maghintay tayo sa pagsagot ng Panginoon. Thank you, Lord. Muli, maraming salamat sa mga kingdom partners natin. Thank you for being a blessing. Kung ikaw ay binless ni Lord through the ministry, nangusap ang Diyos sa'yo, patuloy kang binibless ng Panginoon, sumasagot ang Diyos sa panalangin, we encourage you to go back to God and worship the Lord in your giving. And just sa ating comment section, yung ating GCash,
mabilis po kasing magbigay dyan. Isang send lang, nakapagbigay ka na ng pagsamba mo sa Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. Sabi ni Jesus, magbigay kayo at ibabalik sa inyo. Ibibigay din sa inyo. Babalik ni Lord na. Gustong takas, siksik, liglig at umahapaw. Kaya maraming salamat sa ating mga kingdom partners. You are a partner in advancing the kingdom of God. Sa mga kapatid natin na nag-share ng ating live video, sa mga nag-stay hanggang huli, sa mga first-timers, maraming salamat. Praise God! Kaninas nag-pray tayo, sumabay ka ba? Humingi ka ba ng tawad sa Diyos? Tinanggap mo ba si Lord sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas? Kapatid, meron ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Pinatawad ka na ng Panginoon. Tinawag ka niya ngayong anak. Kaya sabay-sabay tayo. Sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen. Sige, more powers in you. Let's have Jesus Christ, our King of Kings, and the Lord of Lords. Muli, maraming salamat sa pag-join nyo dito sa ating online prayer meeting Mondays to Friday, 7 to 8. Ako si Pastor Roban. God bless you po. Have a great night. See you again. Bye.